Isang software ang ginagamit na ngayon bilang makabagong paraan ng pagtuturo sa mga batang may autism. At ang kagandahan nito, simple na, interactive pa. Narito ang unang balita special report. Visual thinkers daw ang mga batang may autism. Sabi ng mga eksperto, tumatalas ang pag-iisip nila sa tulong ng mga material na pumupukaw sa kanilang mga mata. At ang kanilang mga leksyon dapat daw akma sa kanilang kondisyon. Sa Pilipinas, may mahigit 200 special education o SPED centers na recognized ng Department of Education, kung saan naka-enroll ang mahigit 6,000 children with autism. Maayos naman daw ang curriculum para sa kanila, pero makatutulong pa rin ang mga makabagong paraan ng pagtuturo. May mga guro tayo na na-train na natin upang hawakan ang mga batang ito, lalong-lalo na kung sila ay bibigyan pa ng mga makabagong teknolohiya. Ang sagot dyan ng Autism Society of the Philippines o ASP, ang software na Vizzle. Ang mga leksyon sa science, functional math, speech and language at life skills matututunan sa pamamagitan ng visual learning. Simple pero interactive ang mga lesson. May mga larawan na madaling manipulahin ng mga bata base sa instructions. At dahil connected online ang software, monitored ang performance ng mga bata. Mas madali yung delivery ng lesson visually. Pwede siyang one-on-one, pwede siyang group via interactive whiteboard, at saka pwede rin on their own yung mga bata. Madali rin daw para sa mga SPED teachers na gamitin ang software. Instead of preparing cutout materials, we have to use the software. And aside from that, namomonitor natin yung progress ng bata dun sa sa computer. Yung mga bata mismo, nakakaroon ng interest kasi bagong technology. Tapos, they are very motivated to do the given activity. Ginagamit na rin ng Vizzle sa ibang bansa tulad ng Amerika at UK. Sa Pilipinas, 2 SPED center pa lang ang mayroon nito. At balang araw, inaasahang maabot na rin ng nasabing teknolohiya ang iba pang batang may autismo. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting.